ang noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection ay matutunghalin nyo ngayon sa ating lesson number 2. Walong parte at alam na natin yan, napag-aralan natin yan sa lesson number 1. Ang noun ay pangalan. Pangalan ng tao, bagay, buo, pangyayari at marami pang iba. Halimbawa, si Millie ay naglalakad. Ano yung pangalan sa pangungusap na ito? Madalas, ang noun ay siya ang tumuturing na subject o yung pinag-uusapan sa pangungusap. Sa pangungusap natin ay ito, ano ang noun? Ano ang pinag-uusapan natin dito? O sino ang pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan natin dito ay si Millie. Kaya ang salitang Millie ay ang ating noun. Sunod ay ang pronoun. Makikita nyo na sa pangalan niya yung salitang noun, pronoun. Ito ay mas mabilis natin mapag-aaralan sa pamamagitan ng keywords natin na pronoun o pamalit sa noun. Halimbawa, siya ay naglalakad. Ano o sino ang pinag-uusapan natin sa pangungusap na ito? Yung salitang siya. The verb naman ay mas madalas nating maalala sa pamamagitan ng action word o yung kumikilos sa pangungusap. Ang pangungusap natin na si Millie ay naglalakad, ano ang naging action natin o kilos natin dyan? Yung salitang naglalakad. Sunod natin ay yung adjective. Pag sinabi natin adjective, yan ay panlarawan. Ngunit panlarawan saan? Ang adjective ay panlarawan sa tinutukoy natin sa pangungusap. Halimbawa, si Millie ay maganda. Sino yung pinag-uusapan natin sa pangungusap? Si Millie. Ngayon, ano ang naglalarawan kay Millie? Ang salitang maganda. Ibig sabihin, yung salitang Millie, yan ang noun. Dahil siya ang pinag-uusapan. Ano naman ang naglalarawan kay Millie? Maganda. Kaya yan ay adjective. Pag sinabi natin adverb, para mabilis nating maalala kung ano ba ang adverb, add, dagdag. Verb, yung action word natin. Dagdag sa action mo o dagdag sa kilos. Ito naman ay yung naglalarawan sa kilos. Paano naman natin ito ginagamit sa pangusap? Si Millie ay kumakain ng mabilis. Yung salitang mabilis, naglalarawan ba to sa pinag-uusapan natin si Millie? O sa kung paano siya kumilos o kumain? Ang salitang mabilis ay naglalarawan sa kung paano siya kumain o kumilos. Kaya ang salitang mabilis ay naglalarawan sa kumakain. Yan ang ating adverb. Ilan na lang ang ating pag-aaralan. Meron tayong noun, pronoun, verb, adjective, adverb, at sunod ay preposition. Pag sinabi naman nating preposition, nasa salita niya na mismo ang hint o yung keyword natin, yung salitang position. Dahil ang position ay tumutukoy sa lugar. So, lugar ng pinag-uusapan natin sa pangungusap. Halimbawa, si Millie ay kumakain sa loob ng bahay. Ngayon, si Millie, nasaan si Millie nung mga oras na yan? Sabi dito, sa bahay, sa loob ng bahay. Ibig sabihin, yung salitang sa loob, yan ay yung lugar kung saan ang pinag-uusapan natin si Millie ay nariyan. Next ay conjunction. Napakadali na natin maaalala sapagkat may salita siyang con for connection. Bakit? Ang conjunction kasi ay ang nagkokonekta sa mga salita. Halimbawa, imbis na dalawa ang pangungusap natin, si Millie ay nanonood ng TV, si Millie ay kumakain. Paano natin pagkokonektahin para gawin na lang nating simple at iisang pangungusap na lamang? Pwede natin sabihin, si Millie ay kumakain habang nanonood ng TV. Pinagkonekta natin siya sa pamamagitan ng salitang habang. At ang last natin ay yung interjection. Is para mapakita kung ano yung damdamin ng pangungusap.
Kaya ang pinaka-keyword nyo sa interjection ay injection, sapagkat ang injection ay kapag in-inject sa'yo yan, mayroong reaction. Madalas, gumagamit tayo ng wow, yehey, yes!